Hello. Time check. 3:25. Ayan po. Because I could also walk down to the side of the. Pupunta pa ako ngayon sa park. Bago pa ako uuwi. Hindi ko na rin po pinalagpas ang pagkakataong itong pag-alagala. Dahil wala naman akong pinagawa doon sa loob. Kasi natutulog po yung alaga ko. Natutulog. Eh yun, pinalabas ako ng asawa. Kaya magandang hapon po. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe mga kapatid. At i-hit niyo yung notification bell. Para kayo po ay updated ng ating mga videos sa YouTube. Ako po ay pupunta sa playground. Dito paghapon na mga tao, magsilabasan na sila. Yan po, may mga pamilya. Yan, sama nila mga cute na mga anak, mga baby nila. Kasi umaga pa lang, pupunta na sila sa simba. Ayun, ang dami ng mga tao. Kapatid. Ayan. Kaya ako po'y natutuwa. Itingnan niyo mga tao. Talagang kagalang-galang. Ano ba dito? Nag-play sila. Ayan. Ayan. Tsaka ang ganda pa ng playground dito. Yung ayan, may mga tao nakaupo. Ayan, lumalabas po sila paghapon. Kung atin pong tingnan mga kapatid, kung ganito lang sana ang lahat ng lugar, no? Pag araw ng Sabbath. Pag araw ng Sabbath, talagang family day. Nagsisimba. Tapos ng simba. Lalabas, kumakain. Talagang meron talagang time sa pamilya. At lalong-lalo na time sa Panginoon. Unlike po ibang lugar, mga OFW natin kawawa. Wala silang masyadong, wala silang rest day. Dahil, strict pa ang kanilang trabaho. Dito po sa Israel. Biyernes pa lang po. Wala na, out ka na. Depende rin sa'yo kung gusto mong lumalabas. O gusto mo rin mag-stay in. Total, binabayaran. Kaya naman kung magkano ang rate mo, so nagdepende na rin ang ibabayad sa iyo. Pag araw ng day off, pinabayaran. Unlike doon sa iba nating kababayan sa ibang bansa na ito trabaho, ay kaawa at minamaltrato pa ng kanilang mga amo. Pero dito po sa Israel, wala pa po akong nabalita ang minamaltrato dito. Lahat po ay talagang takot sila sa mga caregivers. Alam niyo kung bakit? Bakit takot sila? Dahil baka sila iiwan. Yun lang po. Baka silang iiwan. Kasi ang dami po nangangailangan dito. Kaya sa atin po mga Pinoy, lalo-lalo sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa mga Sabbath keepers, kung may balak po kayo mag-abroad dito po sa bayan ng Israel. Dahil kung kayo po ay gustong magsamba, lalo na sa mga Seventh-day Adventist, walang problema po sa araw ng Sabbath. Libreng-libre po. Meron po kayong pakakataong sa magsamba sa araw ng Sabbath. Kaya lang, mga kapatid, medyo
malaki din ang gagastusin, mahigit babudget ka ng mga half million, 500,000 po ang babudgetin. Pero sulit naman, kahit yun 500,000 na magagastos sa isang taon, kababawi mo rin naman yan. Kung 5 years ang contract, so isang taon, bababawi mo na, so meron ka pang 4 na taon, magkapag-ipon-ipon. Pero kung hindi mo kaya ang 4 na taon, pwedeng 3 taon, pwede ka na rin umuwi. So, diba? Mas okay na rin. Mas okay na rin. At saka kahit merong training, medyo mahirap-hirap din yung training, pero kung magpursige ka lang, katulad ko, nagpursige ako, kala ko hindi ko kaya, ikaya ko rin pala. Hindi ko kala makapunta ako dito sa bayan ng Israel. At napuntahan ko na rin yung mga lugar, yung kung saan si Jesus Christ ay siya ay nagsasumasakay ng donkey doon sa Mount Olive, kung saan doon siya ay kumakayab po nung siya ay papuntang langit po. Nung naiwan po yung mga disciples, puntahan po din natin yon. Kaya huwag niyong kliktaang mag-subscribe at i-hit niyong notification bell para po kayo po ay updated ng ating mga videos. At doon din sa Garden Tomb, kung saan po yung patay ng katawan ni Jesus Christ ay nilalagay, atin din po yung papuntahan. Tawag po din ng lugar na yun ay sa The Garden Tomb, which is Jesus Christ was buried, and then after 3 days he was resurrected. At marami po pong iba, mga kapatid, marami po pong iba. Kaya kung mapanood nyo ang mga videos natin, para na rin kayong nandito sa bayan ng Israel. Ito po si Kuya Yuli Gidakan. Magandang hapon po sa inyo lahat.